Lord will change your heart. Bago mo nakilala ang Panginoon, kumpara mo sa buhay mo ngayon, di ba may kakaiba? May pagmalaking pagkakaiba? Makikita niya ng mga descendants mo na ganito yung buhay ng nanay ko, ganito yung buhay ng ate ko. So sabi dito, the Lord your God, your God will change your heart and the hearts of your descendants. Yes. Hindi lang pala ikaw ang pwede niya mabago, pati yung mga mahal mo sa buhay. If you allow God to move in your life. Amen? Amen. In Matthew chapter 22 verse 37 says, and Jesus said to him, you shall love the Lord your God with all your heart, all your soul, and with all your mind. Love the Lord with all your heart. Paano mo pinapahalaga ang sarili mo? Dapat higit pa doon ang pagmamahal mo sa Panginoon. With all your soul. With all your mind. Anong hinahanap ng Lord sa isang puso ng tao? The heart that keeps His word. Ang puso na laging nag-meditate sa Kanya. Deuteronomy chapter 26 verse 16 says, this day the Lord your God commands you to observe those statutes and judgments. Therefore, you shall be careful to observe them with all your heart, with all your soul. Ang isang sikrito ko para maging successful ang buhay natin is to obey God. Obey His commandments. Obedience. Next is a heart follows Him. A heart that follows Him. 1 Kings chapter 14 verse 8. Nandito po ba kayo? Amen. Alam ko natutulog na kayo. Bilisan ko lang po kasi malapit na po yung oras natin. A heart that follows Him. 1 Kings chapter 14 verse 8. Sabi po dito, and tore the kingdom away from the house of David and gave it to you. And yet you have not been as my servant David, who keep my commandments and who followed me with all his heart to do only what was right in my eyes. Sabi ng Lord, si David po ay sumusunod sa Panginoon at ginagawa niya kung ano ang kalooban ng Diyos, kung anong sinasabi ng Diyos sa kanya. Kilala po natin si David, di ba? Now, next. Ano ba ang hinahanap ng Lord sa puso ng isang tao? A heart that seeks Him. Ang puso nagsisik ng kanyang presensya. 2 Chronicles chapter 15 verse 12 says, and then they entered into the covenant to seek the Lord and to seek the Lord God of their fathers with all their hearts and with all their souls. Lagi nating narinig, with all their hearts and with all their souls. Ibig sabihin, pag naging pinaulit-ulit yung sabihin na ito'y mahalaga na dapat nating sundin at dapat nating tuparin. Amen? Diba sabi niya rito, and then they entered into covenant to seek the Lord. Ano ba natin purpose natin para magsimba? Pumunta sa simbahan para makita yung friends. Hindi, diba? Para magusto natin ma-meet yung ating Creator. Gusto natin ma-meet ang nag-create sa atin dahil mahal natin ang Panginoon. Amen? Amen.
Next is the heart that praises Him. Psalms chapter 86 verse 12. I will praise you, O Lord my God, with all my heart, and I will glorify your name forevermore. Praise. Sing praise. Kahit sa gitna ng problema, sa gitna ng trials, huwag nating kalimutan na magpuri tayo sa Panginoon. Sabi nga ni Job, whether in good times and bad times, we still praise God. Hindi lang natin tatanggap lang tayo sa Panginoon dahil sagana tayo. May time na tayo nasa baba, we still need to praise God. Kahit ano mang sitwasyon na ang harap mo ngayon, kung ano mang kondisyon ng puso mo ngayon, still praise God. Papurihan mo pa rin ang Panginoon. Kung ikaw ay pinagalitan ka ng amo, praise God. Dahil may tinuturo ang Lord sa iyo. Amen? Amen. Next is a heart that trusts Him. Proverbs chapter 3 verse 5. Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. Lahat ng sitwasyon mo, ipaugali mo sa Panginoon. Put trust. Manampalataya ka sa ating Panginoon Jesus dahil mayroong gagawin ng Panginoon. Difficult times, mayroong kang sitwasyon na mahirap. Mayroong sitwasyon ka na problema mo na mahirap. Nandun ka na sa, malapit na sa deadline at wala kang matatakbuhan. Still, magtiwala ka sa Panginoon kahit hindi mo nakikita ang solusyon. Magpasalamat ka sa Panginoon na ikaw ang may pinakamalaking natanggap. Magpray ka sa Panginoon na ikaw ang may pinakamalaking problema. Dapat ganun tayo. Hindi lang tayo magpray dahil may problema tayo. Lahat ng ginagawa natin, kailangan natin ang Panginoon. Hindi natin magagawa kung tayo lang. Yan ang hinahanap ng Panginoon sa isang puso, ang takbo, ang manampalataya, ang pusong manampalataya sa Kanya, nagtitiwala sa Kanya. Amen? Amen. Lastly, is it a heart that believes Him? Romans chapter 10, verse 9 to 10. Sabi dito, If you confess with your mouth the Lord Jesus and believe in your heart that God has raised Him from the dead, you will be saved. For with the heart one believes unto righteousness, and the mouth confession is made unto salvation. Confess. You need to declare. Kailangan i-declare ang iyong pananampalataya na mahal mo ang Panginoon at ikaw ay nagtitiwala at sumasamba sa Diyos ng Panginoon. Amen. You need to confess with your mouth that Jesus and believe in your heart that God raised Him from the dead, you will be saved. You will be saved. Now, ang isa natin example dito po, pwede natin example ang puso ni David kung saan kinalulugdan siya ng Lord. Sabi dito sa Acts chapter 13 verse 22. Acts chapter 13 verse 22. Sabi dito, but God removed Saul and replaced him with David, a man about whom God said, I have found David, son of Jesse, a man after my own heart. He will do everything what I want him to do.
Sabi niyo, a man after God's heart. Now, pinalalugdan po ng Lord ang puso ni David dahil matuwid ko sa paningin ng Panginoon. David developed a heart that pleased God. David developed a heart that pleased God. A heart that is willing to obey. A heart that pleased God. Diba nga, sabi niya sa kanyang prayer, doon sa Psalms chapter 51, verse 10 to 12. Sabi doon, create me a clean heart, O God. Renew a loyal spirit within me. Do not banish me from your presence. And don't take your Holy Spirit from me. Restore to me the joy of your salvation and make me willing to obey you. Sabi ni David, create me a clean heart, O God, and renew my spirit within me. No, ang kasalanan ko pala ay nagpaparumi ng puso ng isang tao. Nagkukurap. At isang way doon ay umaalis ang banal na espiritu sa buhay ng isang tao. Dahil sa kasalanan. Kaya sabi ni David dito, restore to me the joy of your salvation. Restore to me the joy of your salvation and make me willing to obey you. Sabi niya, renew a loyal spirit within me. Huwag mong tanggalin. Huwag mong alisin yung spirito na nasa akin. Nung tinanggap ko ang Panginoong Jesus as my Lord and my Savior. David cries out to God to create him a clean heart and a pure heart. A heart that is willing to serve and obey God. Alam ni David po na a heart that is not pure o hindi malinis because of sin, hindi niya pwedeng pabigyan ng kaluhuran ng Panginoon. Amen? So, kailangan natin lagi siya sa atin natin ating puso. Lord, meron po ba akong part sa aking puso na hindi ko pa nahingin ng tawad? Meron pa ba akong nakatago sa puso ko na pwede kong ihingi sa iyo ng tawad? You need to ask God. Every day, search your heart. Kasi minsan, nakakagawa tayo ng kasalanan na hindi natin nga mamalayan. Maging sa ating paningin, kung ano nakikita natin, nakakagawa tayo ng kasalanan. Amen? Minsan, pagtingin mo pala sa tao, ang ganda naman ng damit niya, pero taba-taba naman. Kaya kasalanan, nag-judge ka sa tao, di ba? Do not look at the appearance of a man. Amen? Pangatlong point. Anong uri ng puso ang hinahanap ng Diyos? Deuteronomy chapter 10 verse 16. Sabi dito, therefore change your heart and stop being stubborn. Sa ibang translation is circumcised heart. Change your heart and stop being stubborn. Kapag ikaw ay kinalabit na ng Lord, huwag mo nang gawin yan. Huwag ka nang gumawa pa. Sabi niya, huwag nang magmatigas ang puso mo. Alam niyo po ba ang isang kasalanan? Kapag inuumpisahan niyo po ay masarap. Masarap po ang kasalanan po. Para po siya ng sili. Alam niyo po, masarap kainin ng sili, di ba? Bago pa siya aanghang. Natikman mo na ang kasalanan. Ang kasalanan, ganun din po. Masarap sa una.
Pero pag ikaw ay lagi mong ginagawa yan, ang iyong puso ay magiging kalus, magiging manhid na dyan sa kasalanan na yan. Kaya sabi ng Panginoon rito, stop being stubborn. Change your heart. Siyasatin niyo po ang iyong puso ninyo. Yes. Siyasatin niyo po. Hindi ko po alam kung anong sitwasyon ng puso mo ngayon, kapatid. But I know na mayroong sinasabi yung Lord sa inyo. Hindi ko po kilala o hindi ko po nakikita kung anong klase, kung anong nararamdaman niyo po ngayon. But ang Panginoon ay nakikita lahat ng anggulo ng iyong puso niya. Ikaw ba'y nasasaktan? Kung meron ka bang unforgiveness sa puso mo, kakikita ng Lord yan. Kailangan mong ihingin ng tawad at kailangan mong i-release yan. Dahil hindi mo yan kailangan sa iyong lakad Kristiyano. Hindi mo yan kailangan pagbigat yan sa iyo. Alam niyo ba, pag ikaw ang nangyayang kung isang tao paglulong sa kasalanan, ay walang kapayapaan sa kanyang isip. Laging mainitin ang ulo. Laging lugmo. Alam niyo po ba, madaling tumanda ang tao. Ang tao, pag laging gumagawa ng kasalanan, so isa sa nagpapaganda sa atin is yung ang Panginoon, kailangan tumawid sa Kanya. Isa sa nakapag-refresh sa atin. Dahil ang kasalanan po, pag nandyan sa puso mo, pagod kung isang tao hindi nakakatulog ng maayos. Pero pag ikaw ay nasa Panginoon, kahit anong problema, pwede kang sumaya, pwede kang umiti. Amen. 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 Ganun po ang nagagawa pag ikaw po ay nasa Panginoon. Kahit gaano kabigat ang problema nyo, pag nasa kay Lord, lalong gumagaan dahil kasama mo ang Panginoon. Pero pag ikaw ay lumalakad sa mundo, lalong bumibigat ang pasanin mo dahil hindi ka sinasamahan ng mundo. Mas lalong dinadagdagan ang pasanin mo. Pero pag ikaw ay nasa Panginoon, magana lahat ng buhay. Amen? Amen? Now, ang puso ko natin ay naka-design po na makapagpatubo ng kahit anong uri ng panalim. Whether ito ay mabuting bunga, mabuting puno, o masamang puno. Yan po naka-design ang ating puso. Now, tingnan po natin dito sa Luke chapter 6, verse 43-45. Malapit na po ako matapos. Huwag lang kayong kukura. Preach on, Pastor, preach on. Sabi dito, a good tree can produce bad fruit. A good tree can produce bad fruit. And a bad tree cannot produce good fruit. Sabi niya dito, a tree is identified what kind of fruit it produces. A fig never grows on thorn bushes or grapes on bramble bushes. And 45, a good person produces good deeds from a good heart. And an evil person produces evil deeds from an evil heart. Whatever is it, your heart determines what you say. Out of the abundance of the heart, the mouth speaks. Amen. Praise God. So, hindi pwedeng ikaw ay mabuti, mamumunga ka ng masama. Ang kabutihan mo ay laging kabutihan ng bunga. Ang kasamaan ay laging kasamaan ng bunga. So, kung ang puso mo ay puro kasamaan, ano ang bunga mo? Gaano kadilim ang puso mo, kapatid? Pag tayo po ay lumalakad sa kadiliman, so, hindi mo pwedeng sabihin, sisimba naman ako every Sunday. But, kumusta ang buhay Kristiyano mo from Saturday to Friday? Kayo po ba'y lumakad ayon sa kalooban ng Diyos? Kayo po ba'y naanap niyo po ang kalooban ng Panginoon?
o pinapaigral mo pa rin ang inyong makamundong bagay. Amen. Now, sabi dito sa Jeremiah chapter 17 verse 10, sa inyong Tagalog. Jeremiah chapter 17 verse 10, sabi dito, pero ako ang Panginoon, alam ko ang puso at isip ng tao. Gagantihan ko ang bawat isa ayon sa ugali, sa pag-uugali at mga gawa niya. Now, sabi dito, ako ang Panginoon, alam ko ang puso at isipan ng tao. Alam ng Lord, walang natatago, walang nalilihim sa Kanya. Nakikita niya yung bawat sulok ng iyong puso. Kung anong pinapasok mo sa puso mo, yan ang magiging isipan mo. At ito'y lalabas sa gawa mo. Sabi nga ng Panginoon, di ba? Hindi nagpapagpaguming sa isang tao ang kumakain ng pagkain. Amen, amen. Dahil ilalabas lang niya yun. Yes. Ang isa sa nagpapagpaguming sa tao ay mula galing sa kanyang puso. Lumalabas sa kanya. Yes. Hatred. Unforgiveness. Yan ang nagpapadumi sa isang tao. At yan yung tinitingnan ng Panginoon. At yan yung dapat mabago sa isang puso ng tao. Na maging kalugod-lugod tayo sa kanyang paningin. Amen? So hindi natin kailangan yan. Hindi natin kailangan yan sa paglakad natin. Ang salita ng Lord ang magre-reveal kung anong laman ng puso mo, kung anong laman ng isipan mo. Sa tuwing tayo nagbabasa ng Biblia, ng salita ng Lord, nalalaman mo na nakikilala mo ang iyong sarili. Nakikilala mo, ganito pala ako. Lord, ganito pala ako. Ganito pala ginagawa ko. Diba sabi nga sa Hebrews chapter 4 verse 12, ang salita ng Diyos ay buhay. Sabi nga, for the word of God is living and powerful and sharper than any two-edged sword, piercing even to the division of soul and spirit, of joint and marrow, and it is a discerner of the thoughts and the intents of the heart. Nakikilala na di-discern ng Panginoon kung ano naman ang puso mo ngayon. Salita ng Lord. Habang po tayo lagi nagbabasa ng salita ng Panginoon, nagsisik sa kanyang presensya, nakikilala mo unti-unti ang inyong pagkatao. Dahil nire-reveal ng Panginoon yan sa'yo. At yan yung hihingi mo ng tawad sa kanya kung ano mga kasalanan niya na nakikilala na kita mo. At yan yung babaguhin mo. Sabi nga kanina, God will change your heart. God will change your heart. Amen. Ingatan natin lagi ang ating puso. Lagi natin itong bakura ng salita ng Panginoon. Ingatan natin ito. Bakura natin lagi ito ng salita ng Panginoon. Sabi dito, bilang mananampalataya sa Diyos, na buhay, ingatan natin ang ating puso at hindi natin ito dapat madungisan. Siyasatin natin ito lagi. Siyasatin natin palagi ang ating puso. Dapat po tayo magiging halimbawa sa mundo. Dahil kung tayo po ay nag-declaim na tayo po ay Kristiyano, ba't hindi nakikita sa gawa mo at hindi nakikita sa pananalita mo, paano mo mapopromote, paano mo may deliver ang gospel sa isang tao hindi pa nakilala ang Panginoon. Kung ang buhay mo, kung ang puso mo ay hindi maayos, ganun pala ang Kristiyano. Pa
paano ako, paano ako makikilala ang Lord? Paano ko makikilala ang Panginoon? Kung ang ating kilos, ang ating pananalita ay hindi tama. Diba? Matthew chapter 15 and Matthew chapter 5, verse 13 to 14, sabi dito, we are the soul and the light. Kailangan tayong maging ilaw dito sa mundo. Tayo dapat ang magiging ilaw. Kung tayo po ay isang Kristiyano, hindi claim that we are Christian. Pero after dito, after ng simba, pumupunta sa diskuhan, umiinom, sa inuman, nakikita ka ng mundo. Nakikilala ka ng mundo. Madaling ma-identify ang Christian sa mundo. Dapat yung ilaw niyo po ang mangingibabaw. Dapat ang ilaw natin ang mangingibabaw. Amen. Now I'd like to close this verse. Colossians chapter 3 verse 14 to 15 says, but above all these things, put on love, which is bound of perfection. And let the peace of God rule in your hearts, which is also you were called in one body and be thankful. Napanggan niya po ang salita ng Panginoon. Sabi dito, above all these things, put on love. Dapat mangingibabaw ang pag-ibig sa puso mo. Dapat mangingibabaw ang pagmamahal sa puso mo. Hindi yung pag-ibig lang sa puso, wala sa puso. Di ba? Sabi nito, dapat ang kapayapaan ng ating Panginoon ang siyang laman ng ating puso. Let the peace of God rule in your heart, to which also you were called in one body. So kapag tayo po ulitin ko lang po, kung tayo po we claim that we are Christians, pero gumagawa pa rin tayo ng kasamaan, sinusunod pa rin natin ang ating layaw ng ating laman, hindi lang ang sarili natin ang dinadaya natin. Hindi lang sarili natin ang sinasaktan natin. Sinasaktan natin ang body of Christ. Sinasaktan natin ang Panginoon dahil sa ating ginagawa. Sabi niya dito, above all these things, put on love. Bakit? Bakit love? Dahil kung ang puso niyo po ay laman ng pag-ibig, hindi niyo po hayaan ang inyong mahal sa buhay o isang mahal niyo po na tao na siya ay masasaktan. Amen? Amen. Hindi po kayo gumagawa ng mga bagay na masasaktan ang inyong minamahal kapag mahal mo siya. Amen? So kapag mahal mo ang Panginoon ng iyong buong puso, mahal mo ang Lord, hindi ka gagawa ng kasalanan na hindi niya gusto. Dahil ayaw mong masaktan ng Panginoon, sis. Ayaw mong masaktan ng Panginoon. Diba? Sabi nga dito, above all these things, put on love, which is bound of perfection. Pwede po ba natin basahin sa Tagalog? Paghariin ninyo sa mga puso ninyo ang kapayapaan ni Kristo, sapagkat bilang mga bahagi ng isang katawan, tinawag kayo ng Diyos upang mamuhay ng mapayapa. Dapat din kayong maging mapagpasala. Dapat ugaliin natin magpasalamat sa Panginoon. Kahit anuman ito, either good or bad,
Praise God. Pasalamat din sa Panginoon. Magtiwala tayo sa Kanya. Siya sa atin natin ang Kanyang salita. Panghawakan natin ang Kanyang pangako. Dahil ang Diyos tumutupad sa lahat ng Kanyang mga pangako. Amen. 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 Sige po, tayo po tayo lahat. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Panginoon namin Diyos, salamat, Lord, sa iyong salita na pinagkaloob ko sa amin, sa aming kalagit na amin, Panginoon. Salamat, Ama, na nireveal niyo po, Lord, at sinisiyasat ko palagi ang mga puso. Panginoon, Lord, kung meron sa amin dito, Panginoon, na merong kagalit, merong unforgiveness, may pride sa kanyang puso, Lord, nakikilala niyo po siya, lalaki man yan o babae. Lord, nakikilala niyo po, nakikita niyo po ang nilalaman ng kanyang puso. Panginoon, Lord, linisin niyo po siya, Panginoon. Yakapin niyo po siya, O Diyos. Lord, I pray, O God, Lord. Tulungan niyo po siya, Panginoon, na malampasan niya, O Diyos, ang kanyang sitwasyon sa kalagitnaan ito, Panginoon. Lord, I pray, O God, na makilala niya, Panginoon, ang isang Diyos na buhay. Lord, turuan niyo po kami. Create us, Lord, clean heart, pure heart. Lord, kami pagmamahal niyo lamang, Panginoon, na mangibabaw sa aming puso. Turuan niyo po kami, Panginoon, na magkaroon ng lakas upang matanggihan namin ang kaway ng mundo. Turuan niyo po kami, Panginoon, na malampasan namin ang temptation, Panginoon, na kapaligid sa amin, O God. Dahil po, Lord, mahal po namin kayo at ayaw namin ito. Ayaw pa po namin masaktan, Panginoon. Lord, salamat po, Diyos. Patawarin niyo po kami, Panginoon, sa aming mga kasalanan, sa aming mga nagawa, sa aming mga nakikita, at maging sa aming mga nasalita, Panginoon. Lord, hugasan niyo po muli kami, Panginoon, ng inyong banal na dugo, O Diyos. Salamat, Panginoon. Salamat, Lord, sa kapatawaran ng aming mga kasalanan. Salamat, Lord, sa salvation. Salamat, Panginoon, sa kabutihan niyo po sa amin, Panginoon, sa pagmamahal niyo po sa amin, Ama. Lord, sa mga salita naman nilang narinig sa umaga ito, Panginoon, Lord, siliyuhan niyo po ito, Panginoon, ang inyong banal na dugo. Gawin niyo pong magpatabang lupa ang kanilang puso, Panginoon, na makita sa kanila ang bunga, Panginoon, na mabuti sa kanilang puso at ito'y mamumuhay at lumalago pa, Panginoon. Lord, salamat, O Diyos. Pagpalain niyo po ang kanilang mga trabaho, pagpalain niyo po ang kanilang mga ginagawa ng kanilang mga kamay, Panginoon. I-bless niyo po sila, Panginoon, exceeding level ng iyong Panginoon, ganoon ang kanilang mga mahal sa buhay. Preserve niyo po, Panginoon, ang kanilang mga trabaho, O Lord. Salamat, O Diyos. Lord, thank you po. Maraming salamat, Panginoon. Ibinabalik namin sa iyo lahat ang pinakamataas na papuri, pasasalamat at pagsamba sa tanging pangalan ng aming Diyos at tagapagligtas na aming Panginoong Jesus. In Jesus' name. Amen. Hello po. Si Pastor Peter po ay uwi na po bukas. So, pasalamatan po natin sa pagdadasal. Tayo po. At tawagin po natin si Pastor Ray Losanto. Pray po, Pastor Peter. Mga family Tomay po.
Tissue, tissue. Amen. Amen. Pwede po ba natin palakpakan natin ang